Good day, guys. Once again, I'm Jana. I would like to share to you about topic on, kasi alam naman natin ngayon, lately, marapit na ang, kasi nga, bare months na, malapit na po ang Christmas. So, marami na pong naglalabasang sale. Sale lahat ng mall. So, ang pag-uusap mo natin dito ay Black Friday. Kung nasa Amerika ka po kayo, tawag dito ay Black Friday. Sa Saudi Arabia, ang tawag dito ay White Friday or Fashion Weekend, ganyan. So, marami po, massive sale po ngayon talaga. So, kasi it's the season of giving. So, kaya po marami din ang sale. At we don't need to na magkaroon ng mga utang para lang po ma-impress ang ating minamahal sa buhay. Hindi po natin kailangang maging magastos para i-show sa mga tao na mahal talaga natin po sila. So, this is, I would like to share this to you about the tips on how we will survive this Black Friday. So, number one tip is about set a budget. Magkano po dapat ang budget mo? Magkano lang ang dapat mong gastusin doon sa day na yan? Dapat po, hindi po tayo, kaya mo po may budget tayo para alam po natin magkano lang pwede nating gastusin. Binibigyan niya tayo ng permiso kung magkano lang pwede nating magastusin. Hindi lahat ng, ubusin mo lahat ng sahod mo sa isang buwan para lang mamili ka ng mga bagay na gusto mong ipamigay sa mga taong mahal mo. So, kailangan po may budget po din tayo para doon. Hindi po ang Pasko ay biglaan. So, may isang taon po tayong paghahanda kung sa Pasko. Kaya po, hindi po tayo magugulat na, ha, Pasko pala, it's a season of giving, kaya kailangan kong mag-panic buying, gano'n. Or kailangan kong kailangan kong bumili ng mahal na price tag para i-show sa mga mahal ko na mahal ko sila kasi mahal ang binili ko. So, hindi po gano'n, no, ang pag-show natin ng pagmamahal. So, kailangan po natin ng mag-budget para hindi po natin kailangan irap ang bank para lang po makapakita ng it's the time of giving. So, next is, make a list of must-have items. Must-have items. So, yung mga bagay lang po lang ang kailangan natin. Mas makakatipid po tayo pag binili po natin sila ng sale. Diba? So, kailangan may listahan po tayo ng mga kailangan lang natin para pagdating sa mall, bago tayo dumating sa mall, alam natin kung ano yung bibilihin natin at saan tayo pupunta. Hindi yung kung ano-ano nakikita natin na hindi naman natin kailangan, pero iniisip natin na gusto natin bilhin kasi baka magagamit natin someday, ganyan. So, i-avoid po natin yon. Next is, i-compare po natin yung mga prices. So, mula kay Mall 1, papunta kay Mall 2, i-compare mo kung saan ka mas makakamura at saan ka mas may makakabili ka ng maraming. Kasi kumbaga mas magbababa ang sale ni Mall 2 kesa kay Mall 1, ganon. So, i-compare po natin yung mga prices. So, kasi lalo nito sa Saudi Arabia, uso po ang online. So, through Facebook, kakikita mo na po kung ano yung mga sale na ibebenta ng store. So, yun po ang advice ko, i-check po natin 'yan muna bago tayo pumunta doon mismo sa sale sa mall. Kasi hindi po tayo alam na po natin kung ano yung pangangailangan natin bago tayo pumunta. So, next is avoid temptation to impulse buying. So, ito po yung sabi ko kanina, stay focused po tayo, hindi yung nakadaan lang tayo sa mga high-end bags, bibili na po tayo kasi sale daw, 50% off. Hindi po ganun. I-avoid po natin kung ano po yung nilista natin, parang kailangan natin, yun lang po dapat ang bilhin natin. Ngayon, hindi po tayo maghirap na buong bago po mag-end ang month, naubos mo na yung sahod mo, hindi ka pa nakasahod, naubos mo na yung next mong sahod. So, mahirap po yun, di ba? So, kailangan po natin mag-set ng budget talaga. Tapos, i-avoid po natin yung mga impulse buying natin. Then next is, stick to advertised deal. Kasi yung mga advertised deal, katulad dito, may brochure. So, yung mga advertised deal, may mga presyohan na sila. So, magsistick up. Parang maganda tong brand na to. Pero mas maganda yung brand na to kaysa dun sa mas murang sale. So, magsistick ka na lang kung ano yung sinisale nila for that month. For that week, para mas makatipid po tayo, di ba? And last na list, ito po yung ginawa ko today. Kasi ano po dito, fashion weekend po dito. So, stay at home po ako. Edi, zero po ang nagastos ko for today. Kasi naman sa kumunta ko at baka kung ano pang makita ko at ano pang parang gusto kong mabili. So, nag-stay at home lang po ako. So, yun po ang dahilan. Bakit hanggang ngayon nakapajama lang po ako. Nakapangtulog ako dito lang sa bahay. Kaya, yun lang po ang masyashare ko sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating napag-usapan today. Thank you!